Hello, hello, it's Megan Boney, and for today's video, magtutour na po tayo sa countryside dito sa probinsya ng Bohol. Tara, rampa tayo! And ito yung beach malapit sa accommodation ko. Hindi siya Alona Beach, pero low tide kasi eh. May pasan din naman siya. Private property. So yun mga misis, nandito ko ngayon sa Panglao. Sa aking accommodation, inintay ko yung sundo ng tour sa Cloak. Sabi 8:15, so malapit na. Waiting na lang ako, ready na. So, nagbuka ko ng tour, countryside, 620 sa Cloak, pero hindi kasama yung river cruise na pagkain, 850 yon, tapos 100 pesos na entrance fee sa Chocolate Hills, tsaka 150 sa Tarsier Sanctuary. Yan. Nakapunta na ako doon sa Chocolate Hills and sa Tarsier 2 years ago, or 4 years ago ba yun, 2019. Ayan, malapit ng 8:15. Minessage ko na yung driver, pero wala pa. So yung mga misis, dumating ng aking sundo sa aming Bohol countryside tour. So first time ko mag-avail ng tour dito sa Bohol, kasi nung last time, nag-DIY lang talaga ako, as in sumakay ako sa mga public transportation. Pero this time, gusto ko relax naman, and nag-book ako sa Cloak. Makikita mo naman yung mga included tsaka hindi, kaya nag-prepare talaga ako ng cash. So ayan, ang first place na pupuntahan namin is yung Chocolate Hills, kasi siya yung pinakamalayo sa itinerary namin. So ayan, so bale, marami rin kaming nag-book sa tour, so parang joiner ito. Merong mga Filipina, may mga Taiwanese, at merong dalawang AFAM. Hindi ko alam kung saan country sila, pero parang mga Russian. So after namin magbayad ng entrance fee, papunta na kami ng view deck. Karamihan nag-avail ng ATV, kaya ako lang at saka yung dalawang AFAM yung natira. Pumunta kami ng view deck for Chocolate Hills viewing. And dito, mas mura siya. Yung ATV, 1,000 per head. And hindi naman ako marunong kasing mag-drive. Though sabi nila madali lang, pero this time gusto ko relax lang, tsaka nakadress ako and ayoko munang maputikan. So ayan, aura-aura muna tayo rito, kasi yung first time ko wala akong video, hindi ako nag-vlog kasi hindi pa ako nag-vlog that time, pre-pandemic yon. So yung mga misis, ito na po yung Chocolate Hills dito sa Bohol. Naalala ko nung first time ko rito, naglakad talaga ako from baba pataas kasi nag-DIY lang ako. So makailangan ko ng bus that time, pero mas maganda pa rin pag marunong kayo magmotor. So ayan, touchdown! Ayan, finally dito na tayo sa Chocolate Hills dito sa Bohol. So bale, yung tour, ang first stop namin is Chocolate Hills kasi malayo siya, 1 hour and 45 minutes. And ayun, meron kang option kung gusto mo mag-avail ng ATV, and halos lahat sila nag-avail naman. Pero ako, dito lang sa viewing area. And 100 pesos yung entrance fee. So, nasa likod yung pahagdan. Ayun. 250 steps. So, mamaya na ako aakyat. Fresh muna tayo. So, ayan. Sa baba pa lang, makikita na yung mga Chocolate Hills. So, parang sabi nila, above sea level to before. Kaya walang mga puno sa taas kasi parang mga corals daw siya. Di ba, nakakatuwa. And 1,000 plus yung Chocolate Hills dito. So ayan, akyat na tayo. Ayan, akyat na tayo sa viewing deck ng naka-hills. Ayun sila, nice second. Buong water.
ayan, may pavilion na rito. Ando din siya sa second, o. Oh. Wala pa tayo sa gate na. Pero makikita mo. That's it? Ayan, nasa second stop na tayo. Ayan, malapit na tayo sa taas, sa viewing deck. Ayan. So, hindi naman siya ganun kahirap akyatin. Hello, Chocolate Heels. Ayan na po ang mga Chocolate Heels dito sa province of Bohol. Mas kulay chocolate siya during summer daw. And since September, ganyan ang itsura niya. Ayan, may nagpiprinap. And ganito eksena sa view deck. Actually, marami ito. Chocolate Hills pa rin yan. Yeah. So, kung mag-isa nyo rito, may taga-picture pala sila. Local. So, bahala na kayo magbigay. Kung magkano, so, binigyan ko ng 50 pesos. Yan, hulas na tayo. So, yun yung mga nag-ATV. Kung mag-avail ko yung ATV, 1,000 yung solo, 1 hour, 2,000 pag 2 hours. Tapos meron din yung pangdalawahan, 2K, 2,000 yun. So parang ganun din, 1K each per hour. So ayan, nag-ATV sila. Parang umaambun na. Ayan, kota na tayo mga misi. Super hulas na. Hindi siya mainit pero maalinsangan pa din kasi. Try mo. Bababa na naman tayo. Wala pa kong isang oras sa taas. Kota na agad. Ayan na. So, babagalan na lang natin bumaba. Ayan, ang bababahan natin. And umakit ako dito mga 10:22. So, mag-11 pa lang. Maghintay na lang tayo sa baba. Ayan, malapit na tayo sa baba. Ayan, hindi naman siya ganun kahirap at yan din. Ayan, bumili muna tayo ng food. Kasi waiting pa rin tayo sa aming sundo. Isang oras pa lang. So, 1 hour and 30 minutes na. Ayan, dito na kami sa Tarsier. Sakpan. Dito sa Bohol. So, bibili muna tayo ng ticket, 150 pesos. Ayan, 120 pala o, oh, regular. Kala ko 150. So, ito na pong pa-entrance. Ayan, 120 pesos lang pala. Kala ko 150. Tapos may paganito sila. Iba yung napuntahan kong Treasure Sanctuary last time. May pa I love Bohol dyan. Ayan, papasok na kami sa Treasure Sanctuary. Ito.
Ayun, so merong nagpipicture doon. May pila. Doon kasi yung pinakamagandang angulo. Yan, bawal kasi maingay. Ayan, palabas na kami. Bawal maingay. Paalis na kami. Palabas na ako sa Tarsier Sanctuary. Mabilis lang naman dito, 30 minutes. And bawal maingay. Kasi tulog sila. Ayan, pa-exit na tayo. Yun ang man-made forest dito sa Bohol. So, malapit lang siya sa Tarsier. Ayan, super picture video kami dito. Tapos pag may sasakyan, magpapagilid kami. Diba? Ganun ang eksena dito sa man-made forest dito sa Bohol. So yung mga misis, part 1 pa lang po ito ng aming countryside tour dito sa probinsya ng Bohol. More and more pa po akong papakita sa inyo mga misis. And maraming salamat po until my next vlog. Bye for now!